What's up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. Good morning Pilipinas! Today is June 14 at araw ho ng Merkules. And welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellybee TV, kung saan pag-uusapan natin yung mga nangyari po dyan sa Pilipinas and current events, mga nangyari po sa loob at labas ng politika at yung showbiz mga kabayan. Well, syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kabayan, pag-usapan natin itong tungkol po kay BP Indaysara. Alam niyo po, nandun po si BP sa Brunei mga kabayan, naglibot-libot siya doon sa mga public schools kasi nalunguha ho siya ng mga idea para i-apply dyan sa Pilipinas mga kabayan. Ngayon, in-interview ho siya, tinanong siya tungkol ito kay PBM kung kumusta po yung performance ni PBM mga kabayan at ang kanyang relasyon po doon kay PBM. At alam niyo ba, meron din siyang sinabi dito na nakagulat mga kabayan kasi sinagot niya yung tungkol po sa Tambaloslos. Abay, alam niyo ba, mukha yatang kumambyo ng kunti si BP Indaysara mga kabayan. Kumambyo ng konti, baka siguro meron pong nakapag-advise sa kanya mga kabayan dahil nga alam naman ho natin si BP Sara mukha kasing mapagpatol mga kabayan dahil nga nakikinig siya doon sa mga advice na mga nakapalibot sa kanya, lalong-lalo na sa grupo po ni Aling Maliit mga kabayan, doon rin po sa mga DDS. Pero niyo mga kabayan, mukha yatang nabasa niya yung isinulat po ni Tia Tan. Si Tia Tan mga kabayan ay isa po siyang maka-DDS at saka maka Marcos rin siya. Pero meron kasi siyang ipinost doon sa Twitter na mukha yatang pinatamaan niya si BP Indaysara mga kabayan. So kaya ngayon nakita ko mukha yatang kumambyo ng konti. Pag-usapan natin yan mamaya mga kabayan. And of course nga pala, meron akong tanong sa inyo mga kabayan, okay lang ba sa inyo o pabor ba sa inyo na i-privatize yung NAIA Airport mga kabayan? Okay lang ba sa atin? Please comment down below. Of course, mamaya ipapakita ko sa inyo mga kabayan isang video po kung saan maliliwanagan tayo dito or maliwanagan nga pala kung ano ba yung pros and cons, yung advantage or disadvantage po kung i-privatize ang isang airport mga kabayan. Diba lately lang po, yung Meralco ay humingi po ng sorry tungkol dun sa nangyari po sa brownout sa NAIA mga kabayan. Humingi lang po ng sorry. Siya ka pala, okay lang ba sa atin na sorry lang po, yung sorry lang ang ibibigay sa atin doon sa sunod-sunod na nangyari po na brownout doon sa NAIA mga kabayan. Okay lang ba sa atin yung sorry? Kasi po yung Meralco, ulitin natin, humingi lang kasi ng sorry. And of course, pag-usapan rin natin mga kabayan, ito po mga ito mga hakbang na gagawin po ni PBM para po mapaunlad yung Pilipinas. Alam nyo ba, meron ng go signal yung food stamp program mga kabayan ng gobyerno natin, which is that is a very good news kasi maliging tulong talaga yan mga kabayan. Matatanggal na po yung kahirapan po at saka yung gutom ng mamayang Pilipino. Alam nyo ba, marami po ang umaangal dyan mga kabayan. Sino sila Sir Ivan? Well, syempre, yung mga salot ng lipunan mga kabayan kasi nga dagdag sila sa problema at hadlang sila sa pag-unlad po ng Pilipinas. Pag-usapan natin yan mamaya mga kabayan. Lalong-lalo na itong mga babala po na mga scams. Kasi meron itong mga scams mga kabayan na mga bago at dapat malaman ho natin ito. Kasi delikado mga kabayan. And also, pag-usapan rin natin itong Itbulaga mga kabayan at saka versus sa TBJ. Kasi mayroon talagang nangyari, mag-update tayo dito. Alam nyo po, may nasagap rin ako na balita tungkol kay Wally Bayula mga kabayan. At talagang nakakagulat po. And of course, marami pang iba. Alam nyo lang po si Sir Ivan, palagi tayo dito meron dalang baon po na makapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But before tayo mag-start po, syempre, kumustahin ko muna kayo. At i-shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin ito yung mga kabayan na mga pinalangga rin natin na mga Marcos Loyalists? And of course, huwag nating kakalimutan, siyempre, kumustahin rin natin ang ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kabayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa Unity Team Supporters!
Ayan mga girls, maraming salamat po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating advertisement. Thank you so much po. Saka maraming salamat rin sa mga bagong subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Thank you so much. At saka welcome to the family. So una natin pag-usapan mga kaabayan, siyempre sa good news muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka sa mga very intrigue po ng mga balita mga kaabayan. Okay, so unahin muna natin si PBM. So, for more details, let's watch this. Sa gitna ng patuloy na pag-aal bruto ng bulkang Mayon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi titigil sa pagbibigay ng tulong at suporta ang pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa press briefing kanina sa Malacanang, sinabi ni na DSWD Secretary Rex Gachalian at DOH Secretary Chodoro Herbosa na full of government approach ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Ayon sa DSWD, makatatanggap ng tulong ang lahat ng inilikas. Ikinakasa na rin ang paghahatid ng financial assistance. Ayon naman sa Health Department, magdadagdag ng wash facilities sa mga evacuation center upang mapanatiling malinis at maiwasang magkasakit ang mga evacuee. First of all, the President is monitoring the situation carefully. We've been in constant communication since last week, almost on a daily or hourly basis about his directives on making sure that lahat ng mga na-evacuate ay may pagkain. Meron kami tinatawag na WASH team sa Department of Health, Health Emergency Management Bureau, yung Disaster Risk Reduction Management Office. Pagkatapos nanghingi din silang pera, kasi medyo isang linggo na to eh, di ba? So kinukulang na yung pera. So I'll be trying to send with the proper documentation additional funds to the region. Puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan upang maramdaman ng mga Pilipino ang pag-unlad ng bansa. Ito ang tiniyak ng punong ehekutibo sa taunang Independence Day Vandenure sa palasyo na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa sa Pilipinas. May ulat si Mela Les Moras. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibayo pang paiitingin ng kanyang administrasyon ang mga hakbang tungo sa sama-samang pag-unlad ng bawat Pilipino. Sinabi ito ng Presidente kagabi nang makasama niya sa Malacanang ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang personalidad mula sa pampubliko at pribadong sektor para sa Independence Day Vandenure sa Palasyo. Today's celebration has taken a whole new different meaning. As we mark this occasion with renewed hopes and spirited resolve to rise anew as a nation, not from political oppression this time, but from economic scarring engendered by the crippling and lingering effect of a pandemic. That is why, as a way to honor our forebears, it is my duty as President to keep this house in order and to steer the country to a high growth path whose effect will be felt by each and every ordinary Juan de la Cruz. Sa pagtitipon, mainit na tinanggap ng Presidente ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Hiling ng Pangulo na way manatili rin ang magandang relasyon ng Pilipinas sa diplomatic community na makatutulong para sa ibayong pag-unlad ng ating ekonomiya. Guided by our independent foreign policy, we continue to conduct our external affairs with national interest as the primordial guide. Our decisions will be grounded on what we determine is best for our people and for our country. We uphold respect and dignity in our dealings with other countries and expect the same and have received the same from all other countries. We engage everyone. We are friends to all and enemy to none. Karaniwang ginagawa ang Vandenure tuwing bagong taon o araw ng kalayaan bilang bahagi ng traditional reception sa Malacanang. Alin ba mga kaabayan na first time po in history sa Pilipinas na binisita po ng maraming lider o maraming official po ang isang presidente dyan sa Pilipinas. Si PBM lang yan mga kaabayan, siya lang po nagawa niyan. So dito nakikita natin mga kaabayan na yung mga Marcos po, si PBM, marami pong kaibigan po ng mga lider sa iba't ibang bansa. O tingnan nyo, mga pinklawan, mga salot ng lipunan.
kapanahunan, nakakaawa naman. So yan ba yung tinatawag niyo na leader na walang ginagawa, mga kabayan? Siya nga pala, isunod na rin natin yung good news, mga kabayan, dahil aprobado na ni PBM, may go signal na po yung food stamp program, programa po ito dyan po sa gobyerno ho natin. So for more details, let's watch this. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisimula ng food stamp program. Pero gitna ng Pangulo, dapat kasama dyan ang mga single parent, buntis at nagbe-breastfeed. Nasa front line ng balitang yan si Maricel Halili. Pinasisimulan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Ito yung pag-aabot ng 3,000 pisong halaga ng ayudang pangkain kada buwan sa mga pinakamahihirap na pamilya. Pero sa halip na pera, ilalagay yan sa tinatawag na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na magagamit lang sa mga piling tindahan. Pero sabi ni PBBM, dapat kasama sa mga bibigyan ng pangkain ang mga single parent, buntis at mga nagpapasuso. Yung first 1,000 days mula sa pagbubuntis hanggang sa pagpapasuso yung lactating mothers, crucial yung period na yun kasi nga may mga studies that show na by the time na makarating sila ng daycare, yung stunting nangyari na. So irreversible na. Base sa datos ng Department of Health, 33.4% o maituturing na moderate hanggang severe ang food insecurity prevalence ng Pilipinas. Ito yung dami ng mga Pilipinong hindi tama ang sustansyang nakukuha mula sa kanilang kinakain sa araw-araw. Sa National Nutrition Survey naman, lumabas na 16.4% ng lahat ng nagbubuntis sa bansa ang nutritionally at risk o kulang sa nutrisyon. Kapag ganyan, maaring mangyari ang stunting o pagkabansot sa isisilang na anak. Katunayan, halos 22% o isa sa bawat 5 bata na 23 months old pababa ang nagiging bansot, habang nasa halos 30% naman sa mga batang nasa 5 years old pababa. Bukod dyan, apektado rin ang brain development ng isang bata kapag kulang sa nutrisyon ang ina. Huli na ang brain development, kaya mababa ang IQ ng mga Pilipino. So naalala niyo yung statistic yun, naiinsulto tayo dahil mababa. Eh kaya pala. Aminado naman ang DSWD sa kakulangan sa programa para tutukan ng nutrisyon, lalo na sa kabataan. Yung nasa sinapupunan pa lang siya, wala pa tayong ganun ka-aggressive na programa. And if I may boldly say, it is in this administration that we're going to tackle the problem even before they get to our facilities. Sabi ng DOH, kapag nagtagumpay ang food stamp program, malaking tulong ito sa pagresolba ng ilan sa isyung pangkalusugan sa bansa. Nutrition is related to wellness. So if I have good nutrition in children, hindi mapupuno ang ospital. Nakahanda na raw ang pondo para sa 6 na buwang pilot implementation ng food stamp program. $3 million, so halos 198 million pesos na ang nakuhang grant ng bansa mula sa Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency at French Development Agency. O diba, ang ganda talaga ng programa ng gobyerno natin, mga kabayan. Pero bakit hindi ho yan nakikita po ng mga ayaw kay PBM? Mga bulag naman kasi, mga kabayan. Tsaka alam nyo, maganda po itong yung food stamp program, mga kabayan, para wala na po mga kababayan natin na mahugutom. Isa po yan sa solusyon, mga kabayan. Well, sana ipag-pray ho natin na mag-succeed po yung food stamp program dyan sa Pilipinas. Kasi malaking tulong talaga yan, mga kabayan. Asya nga, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, pag-usapan muna natin, mga kabayan, kasi meron yatang humabol yung tungkol dito kay lutang, mga kabayan. May humabol yung tungkol po sa anniversary po ng Philippine Independence. Nagpakalat na naman itong Alipuris na lutang, mga kabayan, na nagngalan po na Uriang. Sabi niya, ang ginang na ito may pagmamalaki mo sa mundo. May pagmamalaki na, mga kabayan. Maasahan mong gagampanan ang tungkulin bilang lingkod bayan. Meanwhile, yung kasalukuyang nakaupo, si PWM daw, mga kabayan, simpleng trabaho, absent. Well, kailan ba nag-absent si PWM, mga kabayan? Abay, ugunggong talaga to. Sabi pa niya, parang yung sinundan, puro tulog, ang gusto, nakasakay palagi sa eroplano.
Ngayon kabayan, napansin niyo po, 'di ba ipinagmalaki ng ano ng mga pingklawan yung tungkol po kay ano kay Lutang kung saan naghansalot siya sa harap po ng Watawat mga kabayan na umuulan. Yan po ang kanilang ano ipinagmayabang ngayon. Pero alam niyo ba mga kabayan, nalaman ni Sir Ivan kasi meron po nagsabi sa atin na ito pa lang ano ito pa lang pag paghansalot po natin or pagsalot natin sa Watawat ay hindi pala yan, no? Ay bawal pala yan kung hindi ka official mga kabayan. Kahit vice president ka or former vice president ay hindi pala yan allowed kung hindi ka membro or isang military official mga kabayan. Hindi ho yan alam po ni Lutang. Kasi nga si Lutang mga kabayan, wala hong alam yan sa batas. At hindi po alam ni Lutang ang military protocol mga kabayan. So kung naging presidente itong si Lutang mga kabayan, delikado no, nakakahiya talaga. Kasi si Lutang walang alam po sa batas, malilintikan po yung bansang Pilipinas. Buti na lang hindi nalalutang si Lutang. At yan pa ang kanilang ipinagmamalaki mga kabayan, walang alam po sa rules and regulations or policies sa paghansalot po sa isang Watawat. Only a military official lang ang allowed niyan mga kabayan. So thank you nga pala sa nagbigay sa atin ng ano ng information tungkol diyan. So ano na Latang? Ay Latang. Ano nga pala? Kumusta nga pala sa mga pingklawan na kahiya, no? Sige, pagmalaki niyo pa yan, tsaka pabanguhin mo pa si ano si Lutang, hindi naman yan ibubuto eh ng isang anang mamayang Pilipino kasi alam naman po kung ano lang ang kakayahan ni Lutang, walang kaya ho yan mga kabayan at hindi ho siya qualified na humawak po ng malaking responsibilidad dyan sa Pilipinas or yung pagiging presidente. Hindi bagay si Lutang mga kabayan kasi maging kawawa lang po yung bansang Pilipinas. So dito na tayo po sa ano tungkol kay BP Indesara. Kasi si BP Indesara mga kabayan, as I said in my intro, na nandun po siya ngayon sa Brunei. At doon sa kanyang interview, tinanong siya tungkol kay PBM. At maganda talaga ang kanyang sinabi po tungkol kay PBM mga kabayan. Ngayon, napag-usapan niya yung tungkol sa Tambaloslos. Pero nakita ko mga kabayan, mukha yatang lumiko na. Mukha nag-iba na yata yun, no? Yung direksyon ng konti. Baka siguro meron pong nakapag-advise sa kanya mga kabayan. Yung mga advisors sa kanya kasi pangit naman talaga ang kanyang ginagawa na mapagpatol mga kabayan. Dapat lang tayo dito na focus na sana sa kanyang trabaho mga kabayan. Kasi alam nyo, marami na pong nakapagsabi ngayon ng mga experts, mga political analysts tungkol po sa sinabi ni ano ni BP Indesara mga kabayan, yung lately niya na ano na karakter ngayon na mapagpatol, mukha yatang nag self-destruct daw si BP Indesara mga kabayan. Totoo ba? Mukha bang nag-self-destruct? Pero at least dito, nakita niya siguro yung post po ni Tia Tan mga kabayan. Ano bang post po ni Tia Tan, Sir Ivan? Kasi doon po sa kanyang account, kaya lang kinuyog dito si Tia Tan mga kabayan. Kasi sinabi niya, Sara Duterte seems too sensitive and impulsive. First, she immediately left Lakas CMD right after the House of Representatives issue. And now this. She should learn the ways of the Marcoses. Ignore every intriga with class. At tama dyan si Tia Tan mga kabayan. Sabi pa dito ni Tia Tan, why did she bother to react the statements of an irrelevant congressman? I didn't even know this person until early this morning. So yung mga kabayan, ngayon nabasa ho yan ng mga makadidiis na mga anti-Marcos mga kabayan, abay sinabihan po si Tia Tan. Sabi niya, kaya pala kayo naapi dati kasi ang kukupal ninyo. Mga ipokrito daw yung mga Marcos supporter mga kabayan. Pero hindi niya alam, si Tia Tan ay isang makadidiis yan at saka isang makamarcos rin mga kabayan. Pero alam niyo, minsan nga nauguluhan ako kay Tia Tan. Minsan tumitira siya dito, minsan paparinig siya kay PBM, nagpaparinig naman siya doon kay FPRRD. So maybe neutral sa mga kabayan, pero at least sinuportahan niya both parties and that is okay. Kaya agree ako doon kay Tia Tan mga kabayan na sana gagayahin po ni BP Indesara yung style po ng mga Marcoses na in-ignore lang po yung mga intriga mga kabayan. Tsaka okay yan kasi leader po si BP Indesara. So for more details mga kabayan, yung tungkol po sa ano sa lakad po ni BP Indesara doon sa Brunei, ipapakita natin dito. So for more details, let's watch this. Sa isang eksklusibong panayam, tinalakay ni Vice President Sara Duterte ang ugnayan nila ng Pangulo. Gayun din ang nabanggit niya noong
Tambalolos o Tambaloslos. Sinabi niya yan habang nasa Brunei para sa mandato niya bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education o CMAEO. Live mula doon, nakatutok si Ian Crew. Ian? Mel, dito na nga sa Brunei, inalala ni Vice President Sara Duterte ang araw ng ating kasarilan. Sa eksklusibong panayam naman ng GMA Integrated News ay binanggit pa ng Vice Presidente ang Pangulo. Matapos mag-courtesy call kay Brunei Crown Prince's Royal Highness Prince Haji Al-Mutadi Billa, sunod na pinuntahan ni Vice President Sara Duterte ang isang pampublikong paaralan kung saan may mga batang Pilipinong nag-aaral. Narito sa Brunei si Duterte bilang Council President ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o CMAEO. Bilang DepEd Secretary ay nag-obserba na rin siya sa mga best practice sa edukasyon dito na pwedeng dalhin sa Pilipinas. Nakikita natin yung pagtuturo nila ng Quran sa kanilang mga learners. Magagamit natin yun doon sa ating mga eskwelahan na nasa BARP. Kinahaponan, isang international school naman ang binisita kung saan sinalubong siya ng mga estudyanteng Pilipino na naka-Filipiniana bilang paggunita sa araw ng kasarindan. Dito, digital e-learning tools naman ang inobserbahan ni Duterte. Sa CMAEO VocTech naman, na sentro ng vocational and technical education sa Southeast Asia, sinaksihan niya ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng CMAEO VocTech, Philippine Normal University at University of Brunei Darussalam. Dumaan din siya sa isang mall kung saan maraming Pinoy ang nagtatrabaho. Maagang ginunita sa Embahada ng Pilipinas ang araw ng kasarilan. At sa hiwalay na statement, sinabi ni Duterte na inspirasyon daw natin ang patriotismo at pagmamahal sa bayan ng mga bayani para ipagpatuloy ang paghahanap ng pag-unlad. Sa eksklusibong panayam ko naman ay nabanggit ni Duterte ang Pangulo lalo't mag-iisang taon na ang kanilang termino. I will be always beside and behind President Marcos and he's doing a good job para sa ating bansa. Napag-usapan na rin daw nila ang pag-alis niya sa lakas, CMD. Sinabi ko sa kanya na you will always be my friends. And then sabi ko, ikaw lang. And then he said na madami kang kaibigan, hindi mo lang alam. Kaugnay naman sa pinatutungkulan niyang Tambaloslos. No comment sa Tambaloslos. Pero kung hindi pa siya pwedeng makilala, ano bang katangian niya talaga? Masasabi mo kung sino siya? Ang Tambaloslos kasi sa Bisaya, pwede mo siyang i-interpret na joke and pwede mo rin siyang i-interpret na pagmumura and pwede mo siyang i-interpret na panginginsulto. Sa mga Bisaya, kailangan mo marinig na sinabi mo siya para maintindihan mo kung anong context na ginamit siya. Pero ito, ma'am, ano yung sayo? No comment. O, diba, sabi ko sa inyo mga kabayan, kumambyo ng kunti si BP Sara. Siguro nakaabot na sa kanya yung mga bahas sa kanya mga kabayan. Yung mga hindi po nakagusto sa kanyang ginagawa tungkol dito sa pag-intriga niya, pumapasok siya dito sa ano, sa tungkol sa issue daw or tension nila ni Martin Romualdez, sinakyan na naman kasi niya mga kabayan, which is nagbibigay ko sa kanya yan ng bad image. At saka dapat kumambyo siya, medyo lumiko ng konti mga kabayan. Kaya lang, yung mga DDS vlogger mga kabayan, kasi nakita ko po, bago kasi ako nag-vlog, ay siyempre nag-spice-fy muna ako dun sa mga ibang vlogger na mga makadidiis po. Abay, ayaw nila. Ayaw lang gusto po na magbago si Bibin Sara. Gusto nila na notularan po yung ginagawa ni FPRR noon. Yung mahilig po na ano nang umatake kaagad, mapagpatol mga kabayan. Dahil nga, eh siyempre, dyan kasi sila nasanay mga kabayan. Which is, hindi naman kasi maganda sa isang leader na ganyan. Correct me if I'm wrong. Di ba mga kabayan, mas prefer ko nga yung ano yung maka ano yung katulad po sa style ng mga Marcoses. Yung ano diretso lang ho sa pagtrabaho mga kabayan, hindi ho siya nakipag-intriga sa ibang mga issues, hinahayaan niya lang po. Basta trabaho lang po ang ginagawa ni PBM. Sana gayahin po ni BP Desara. So bago tayo mag-jump po sa ting next step mga kabayan, yung tulad po na sinasabi ko na merong scam po, pero at least yung scam na yan ay tutulugan na po ng gobyerno natin mga kabayan. But before that, siyempre, shoutout mo natin
At i-greet natin ng happy birthday si Rodolfo Rabor. Once again, happy birthday po kay Rodolfo Rabor. And nandyan po si Sir Raul Balyarta. I-shoutout natin si Margarita Siglesias, Estrella Centino. Nandyan rin si SSG o Barkadahan Forever FM. Hi to June Jamusin from Glasgow, Scotland, UK. Nandyan rin si Mikal God. Hi to Marshall Carmen Manalo na nandyan sa Imus, Cavite. Hi to Angie Miranda, Jelen Cazon, Nonay Florin Hills, Maria Midasiplon, Milagros Derilo. Hi to Hermie, Saudi KSA. Shout out rin natin si Rosa Agunsaga. Hi to Ilocana Cana, Marian Shuko. Shout out rin natin si June Flower, Lynn Gonzalez. Hi to Connie Arcelia. Shout out rin natin si Marcus Hernandez, Lynn Arcaya, and hi to Jugeth Tumulak na nandyan sa California. Shout out po kay Andrea Giong and hi to Edwin Belmonte. Okay mga kabayan, ito po aking ibig sabihin. Sino ba sa inyo na palagi pong may scam sa isang delivery mga kabayan? Like for example, yung meron kayong in-order po sa mga ano sa mga online shopping po ng mga applications. Like for example, yung ano yung Lazada mga kabayan, yung iba pa diyan. Pero yung ano yung i-deliver sa inyo mga kabayan ay hindi po yung actual na ano na in-order ninyo. Iba po yung dumating sa inyo. Sino ba ang naka-experience ng ganyan? Alam niyo po si Sir Ivan, marami ho akong kakilala na na-scam ng ganyan mga kabayan. Pero at least dito, meron akong gagawin po hakbang ang DTI. So for more details, let's watch this! Dahil talamak na ang mga nabibiktima ng delivery scam, kumilos na ang Trade and Industry Department. Babala ng DTI, mananagot ang manlulokong online seller, pati na ang online shopping platforms na kumukonsinti rito. May ulat si Naomi Tiburcio. Talamak na naman ang modus online ng mga kawatan. Ito ang parcel o delivery scam, isa sa mga nabiktima. Mismong ang veteranong news anchor ng PTV na si Angelique Lazo. Kwento niya, buy one get one na blender ang kanyang binili online. Pero laking gulat niya, nang tig-10 pisong wet wipes ang dumating sa kanya. And then when I got home, sabi nung maid namin, ma, meron kayong delivery. Ko, ah, talaga? O sige, ano yun? So binuksan ko, pagbukas ko, oh my gosh, it was a pack of wet ones, yung wipes. And then I go, oh my God, I paid like almost 500 pesos for that. I was talagang dismayed and shocked kasi sabi ko, narinig ko lang nangyayari to sa mga friends ko. And ako sabi ko, I didn't think it was gonna happen to me kasi usually maingat naman ako. Dahil tagtad na ng reklamo ng mga consumer na nabibiktima ng ganitong scam mula sa mga online shop, umaksyon na mismo ang kalihim ng Department of Trade and Industry na si Secretary Alfredo Pascual. Sumulat na si Pascual sa 2 pinakamalaking e-commerce platform sa bansa para tanggalin ang mga hindi rehistradong online merchant na iniuugnay sa scam. Wala pang pahayag sa PTV ang 2 e-commerce platform. Pagtitiyak ni Secretary Pascual, mananagot ang mga mapapatunayang sangkot sa pandaraya sa mga consumer. Ayon sa DTI, dumami ang mga scammer nitong pandemic. Nangunguna sa mga reklamong dumarating sa DTI ang deceptive products tulad ng pagde-deliver ng mga produktong hindi binili ng mga consumer. Sumunod ang defective products at poor customer service. Itong malalaking platforms na to over the years, nare-resolve po nila yung ibang issues, pero mas marami pong issues na hindi nare-resolve. Kaya po rin siguro Secretary Pascual decided already na siya na po ang sumulat at siya na ang magbigay ng direction for them. Ayon kay Yusek Castelo, naglaan ang monitoring team ang DTI para bantayan ang pagbenta sa iba't ibang platform, kabilang na ang Facebook at TikTok. Babala ng DTI, may pananagutan din ang mga e-commerce platform kapag napatunayang lumalabag sa batas ng e-commerce ang kanilang sellers. Kung individual merchant lang siya na nasa labas, siya lang po mag-isa. Pero kung nasa loob po ng platform, sir, is 300,000 pesos. Pagka napatunayan talagang nagkamali, maghanap tayo ng ibang platform na sumusunod sa batas para po hindi sila mahirapan at hindi na nila kailangan mag-file ng complaint sa DTI.
payo naman ng DTI sa mga consumer bago bumili ng produkto online. Basahin muna ang reviews sa mga bumili sa seller. Magduda rin naman kung sobrang mura ang produkto, pihadong peke o depektibo ito. Sa mga viewers ko dyan na ano na scam ng ganyan mga kabayan, so dapat magsumbong na ho tayo dito sa DTI. Or sa gamitin nyo po yung eGovPH mga kabayan. Yung bagong super app po ng gobyerno, yung eGovPH. Maganda yung mga kabayan. Pero madali raman po sila matrace. Kasi siyempre, yung mga cellphone number natin mga kabayan ay nakaregister na naman yan. Diba? SIM Card Registration Act. Nandyan yan. At madali lang ho yan matrace po ng gobyerno natin. Dapat kailangang managot yung mga ganyan mga kabayan. Kasi para hindi na po pamarisan, para mawala na rin itong mga scammers. Okay, so dito na tayo tungkol po sa nangyari sa TBJ versus sa Itbulaga na mga kabayan. Alam nyo po, sure na ako dito na intentional talaga yung ginagawa ngayon ng TBJ na ano na every time po na mag-live na yung Itbulaga na magla-live rin yung TBJ mga kabayan. Pero alam nyo po, ganun pa rin yung ano yung resulta na nangyari. Mas marami pa rin ang nanonood sa live doon sa TBJ kahit simpleng ano lang mga kabayan, yung simpleng pabablog lang po. Kasi ang napakita kanina ay itong si Maine Mendoza mga kabayan. So pinakita lang niya po yung mga kasama niya doon kasi nagpicture taking ho sila. Ipinakita niya yung mga crew po na kasama sa TBJ soon. At doon po sa ano mga kabayan, doon po sa Itbulaga na, abay alam nyo kung makaano lang po ang kanilang views. Sabay lang mga kabayan kasi yung ano yung pag-live po ni Maine Mendoza, umabot po yung concurrent viewers ng 6,000 to 7,000 mga kabayan. Isipin niyan, si Maine Mendoza pa lang po yung nag-live. How much more yung marami na sila. So yung sa kabila naman, sa Itbulaga, only 45,000 lang po yung nanood doon lahat saka ng live. At saka nung kasabay nila na pag-live po itong TBJ at saka yung Itbulaga, sa TBJ at sa Itbulaga mga kabayan, hindi nga umabot ng 1,000 yung nanood po live. Hindi umabot ng 1,000 mga kabayan, pero doon kay Maine Mendoza, halos umabot po ng 7,000. Isipin nyo yan, si Maine Mendoza lang nag-live, umabot nga kagad almost 7,000 mga kabayan. So dito nga sa Itbulaga na only 45,000 ang kanilang views at saka marami po dyan mga ano, marami po mga smiley po na mga emoticons. At doon po sa kay Maine Mendoza, umabot po ng halos kapareha po kay Risa May, 396,000 views mga kabayan. Tingnan nyo, 40,000 po yun ang nag-react. At saka nakikita natin dito mga kabayan, talagang na dominant po dito ng TVJ yung ano yung Itbulaga po na generic mga kabayan. So ito ipapakita ko sa inyo kung anong klase lang po ang pabablog na ginawa ganina ni Maine Mendoza mga kabayan. So for more details, let's watch this. Yes, it's Maine Cute. It's me, Maine Cutie. Happy Tuesday. Ayan, nandito ako ngayon para makipagkamustahan at makapagsikahan sa inyo. Kaya, guys, share nyo tong live na to. At para dun sa mga hindi pa nagpa-follow na itong account na to, legit po ito. Kasing legit namin. Guys, spread nyo tong account na to. Again, legit po itong TVJ account. Ito po muna ang gagamitin naming account para sa mga updates na kailangan nyo abangan at tutukan. And right now, nandito po kami sa... Ako lang pala mag-isa. Nandito po ako ngayon sa aming bagong tahanan. At kakatapos ko lang po mag-photoshoot. Kahapon si Ryza na yung nauna and si Karen. Alam niyo naman, si birthday girl. And kung hindi pa kayo nakabati kay Ryza, hindi pa huli ang lahat. Batiin niyo siya. Ito, mag-shoutout muna tayo ng mga Dabbercads na nanonood. Si Willen Dumalag. Love you, pa-shout po. Ah, pa-shout lang pala. Ah! Sorry, daming tao. Hindi ako makashout. Sorry. shout lang kasi. Si Menard. Sir Joey. Hello. I love you, Menard. Boss Joey, mahal kita. I love you, Boss Joey. Legit Dabbercads. Andito sila ngayon. Kita niya naman. Naghahanda na kaming lahat. Sino to? Ay, taray. Si Chang, ayan po siya, kita niyo naman. Super serious sa pag-post at sa pag-smile. At ito po ang aming photo and video team. Hindi na po ako lalapit sa kanila, naiya po ako eh. Ay, teka, sino ito? Sige, alam nyo, bilang iniistorbo ko na lang din kayo dahil lunch time na, pinapanood nyo ako, imbis na kumakain kayo, mag-istorbo ba tayo lalo?
dito. Kamustahin natin ang mga legit Dabber Cats. Mag-hello naman po kayo. Hello. Ayan sa mga nanonood ngayon. Ayan, mga cam-ops. O Kuya Chris. Ayan, ito mga baby ko. Kings Angels. Kuya Kano, Kuya Amar. Ayan sila, kumakain sila. Ay, pasensya na, ini-istorbo ko kayo. Ayan, anong ulam? Anong ulam? Fried chicken, siyempre, tapos chop soy. Fried chicken and chop suey. Kamusta ang luto? Masarap? Masarap na masarap. Anong ulam? Cherries, wala na ulam. Naubos na. May nauna na. Ayan, kain lang kayo dyan. Gusto lang namin mag-hello. Ito mga legit lover cats na nakatutok ngayon. Ito mga cam-op natin. Ayan, hello, hello. At ito talaga. Ito pong cam-op na ito, hindi po namin malapitan. Nahihirapan po kami kapag nasa studio po kami kasi ang taas po niya eh. Hindi po siya namamansin masyado. Parang napakahirap. TikToker po ito. Ayan, Kuya Lochi, mag-hello ka. Pakita mo sa kanilang TikToker ka. Dali po. Ang dali nanonood, 5 million. Kuya Lochi, nakakahiya daw. Ayan yung asawa mo, TikToker. O ayan na, ayan na, pakilala ko kayo sa mga legit Dabber Cats na inistorbo ko. Thanks Kuya Lochi. Okay mga kabayan, yung tungkol nga pala kay Wally Bayola. Kasi may nasagap ako kanina na ano mga kabayan na information na itong si Wally nga pala, nung panahon po sa nung May 31 kung saan nagdesisyon na sila si TVJ o si Tito Vic and Joey na naalis na po sa Tape Incorporated. Tinawagan pala itong si Wally Bayola at saka si Jose Manalo mga kabayan, bibigyan daw sila ng 2 million pesos para hindi daw sasama doon sa ano kay sa grupo po na ano ng Dabber Cats. Inoferan po sila ng 2 million po ng Tape Incorporated. Yan po ang sabi ni Wally Bayola mga kabayan. Pero alam niyo po, ang napaganda dito kay Wally Bayola ay hindi niya gin-grab yung opportunity mga kabayan dahil nga loyalty na mga kabayan ay nandun pa rin po sa TBJ. At yan po ang napaganda kay Wally at saka kay Jose mga kabayan. Tingnan niyo, inoferan sila ng 2 million sa ng Tape Incorporated para lang hindi sasama doon sa Dabber Cats mga kabayan or sa Itbulaga na original. Yan po ang napaganda ng samahan po ng Dabber Cats. So anyways, bago tamang jump po dun sa ting nasa topic mga kabayan, pag-usapan natin po yung tungkol sa nangyari po sa shutdown ng NAIA kasi humingi na dito ng sorry yung taga Meralco mga kabayan. So shoutout mo natin si Ma'am Ritz Mary Clares at saka kay si Charina Sanchez na nandyan sa Lancaster General Trias Cavite. Hi to fellow Germany, nandyan rin si James Valdez. Hi to Edgardo Canonigo at Josephine Martinez. Nandyan rin si Vicente Andales. Hi to Carmelita Barba from Washington, D.C. And hi to Lito Bungalan. Shout out rin natin si Marina Imtruzan from Riyadh, KSA. Hi to Helen Cabayao from Toronto, Canada. Shout out rin natin si Alita De La Cruz from Lusitna City. And hi to Ginny Agustin from Germany. Okay mga kabayan, dito na ho tayo sa issue po ng Meralco at i-explain rin dito sa isang eksperto kung ano ba ang advantage at saka disadvantage kung i-privatize yung isang airport mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Nangako ang Meralco na mas magiging maayos ang susunod na technical audit sa electrical system ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldarriaga, batay-anya sa incident report, hindi umano sinasadyang maiwan ng isang tauhan ng MSERV na subsidiary ng Meralco ang ground conductor sa isang electrical equipment habang isinasagawa ang isang testing activity. Ito anya ang naging dahilan sa pagkawala ng kuryente sa NAIA Terminal 3 10 minuto bago mag-alabas
alauna ng hapon at naibalikan niya ang supply ng kuryente halos alauna imensya ng hapon. Ang MSERV ang nagtetest ng electrical facilities ng NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng komprehensibong technical audit kasunod ng naunang power outage noong Labor Day. Kabilang anya sa mga naging rekomendasyon ay ang pagkakaroon ng masusing inspeksyon sa pagitan ng Manila International Airport Authority o MIAA, MSERV at Meralco sa mga work area. Humingi ng paumanhin ang Meralco sa abala na idinulot ng power outage noong June 9. Tiniyak nito ang gobyerno at mga mananakay na magpapatupad ito ng mga hakbang para maiwasan na ang kaparehong insidente sa hinaharap. Si Senator Grace Poe na chairperson ng Senate Committee on Public Services, hindi naiwasang muling madismaya dahil sa panibagong aberya sa NAIA. Talong-tuloy na mababatas, nagkataon lang ba o sinasadya na ang pagkakaroon ng aberya tuwing dagsa ang mga tao sa terminal gaya ng nangyari noong January 1 at Labor Day at ngayong long weekend dahil sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Hinahanap din ng senadora ang report ng Department of Transportation o DOTR kaugnay na naging investigasyon nito kasama ang National Intelligence Coordinating Agency at iba pang ahensya ng gobyerno sa naging aberya noong May 1 kung saan kasamaan niya sa tinitingnang anggulo ang posibilidad ng pananabotahe. Giit ni Senator Poe, hindi anya dapat maging excuse ang planong pagsasaprimado sa NAIA para magbabaya ang mga opisyal ng paliparan. Sa ngayon, dapat anyang tingnan ng DOTR ang pagdadagdag ng generator sets at paglalagay ng komportableng waiting areas para sa mga pasahero, maging ang pagbibigay ng mga agarang pangangailangan gaya ng pagkain, tubig at care kits. At siguro dito po tayo sa issue naman na nakaraan. Alam mo, nagkaroon na naman ng aberya ang NAIA nung nakaraang Biyernes at marami sa mga pasahero syempre nag-alburuto dahil nga sunod-sunod na yung nangyayaring power outage dyan po sa NAIA. Ano ba yung pananaw ng One Rider Partnerista hinggil po dyan? Opo, ang aming opinion po dito definitely more accountability po siguro sa ating DOTR, more transparency. Syempre, we're not blaming anyone po, no? Sabi nila nangyayari po talaga ito, pero surely there's human error somewhere there po. May mga prosesong na pwedeng i-refine para maiwasan ito ulit. Kasi kung tingnan po natin, headliner yung nangyari January 1, nawala kahit yung sa runway capability natin, yung VSAT na sinasabi, yung mga radar. Tapos nangyari ulit sa May 1. Mm-hmm. And upon inquiry, kung maalala natin, nangyari rin pala po to last year sa September. Mm-hmm. So talagang baka may problema na po talaga yung ating electrical system. At ulit na naman noong Mayo 1. Mayo 1, exactly. Oh. Yun po. So September, January, May. Mm-hmm. We're looking forward po sana though na proactive naman, to be fair, with the leadership under Secretary Bautista. May assurances naman po ang DOTR na pinag-aaralan po nila ngayon, especially dun sa MIAA. Pero as of now, dapat maging accountable po kung sino man ang may kasalan po dito. It has to be made right. Okay. Yun po. Sabi nga ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dapat sibakin. Alisin na yung sa pwesto yung mga NAIA managers matapos nga ang nangyaring ito ng power outage. Well, Sir Jade, if that's what it takes po para ayusin yung problema, para mag-ayos rin po yung ating human resources doon sa MIA, then if it is in the wisdom of the leadership, then baka ganun nga po. Oo. At doon po sa panukalang gawing ibaga i-privatize itong NAIA, ano po yung pananaw po ninyo doon? We are not ready yet siguro to comment on whether this is good or bad, but definitely this is something na dapat pag-aralan as with many things. Privatization po comes with a slew of ups and downs, may benefits and cons. Yung argumento na kapag privatize, mas magiging competitive po. Oo. There is some truth to that, pero kung tingnan po natin, competition against who? Nag-iisa lang po naman yung ating airport dito sa Pilipinas. Sa NCR. Meron naman po tayong airport doon sa Clark, pero mahirap naman sabihin na competition po talaga yun dito sa NCR. So, kailangan po pag-aralan, and pag-aralan ng mabuti. Kasi po, monopolya po yan. Yes. Kung magka-problema naman po itong programa ng pag-privatize ng ating MA, hindi lang po gobyerno yung magkakaroon ng problema, tayo po lahat kasi transportation lahat po tayo gumagamit. Kaugnay dito sa issue nga ng NAIA, alam ko, tuloy-tuloy ba yung investigasyon ng Kamara? Di ba last time, Kong, bago kayo nag-adjourn, kasama po kayo doon sa mga, dito sa hearing o pagdinig nga, naging problema sa NAIA? Sa NAIA, yep. Yes, opo. Actually, continuing po yan. And unfortunately, nung last hearing po namin last month, ongoing pa rin daw yung investigation. Oo. If we recall, nung January 1, conduit may failure daw sa parang fuse box. Mm-hmm.
Nung May 1 naman, hindi pa po ma-pinpoint, pero they say it's between Meralco and MAAA. Mm-hmm. Pero yung sa amin po, doesn't really matter kung saan po talaga yung problema. Ang nakita po natin is baka may problema sa maintenance or problema sa training ng ating mga tao. Mm-hmm. And actually, nakita po isang lumulutan na possible na problema. Wala po tayong talent, wala po tayong professionals. Walang. Kasi po, ang bayad sa ating human resources, hindi sapat. Ayun. Ang isang concern na na-raise ng ating mga resource persons dati is that yung mga professionals natin sa MAA, pinapirate na ng ibang country. Actually, magaling po ang Pilipino eh. Oo. Talented po talaga, may kakayahan. Yes. Pero kapag mga offer galing sa ibang bansa na mas mataas ang pay, syempre di natin, we can't blame them kung sila ay matempt na umalis. So, yun po isang problema na nakita po natin dito sa MAA. Ako mga kabayan, agree ko doon sa sinabi ni ano ni Juan Puncin really. Na dapat sibakin na ho yung mga opisyal diyan sa ano sa or mga namamahala diyan sa NAIA mga kabayan. Kasi alam niyo po nakakahiya na talaga sunod-sunod po yung shutdown or yung burnout diyan sa NAIA which is hindi maganda mga kabayan. Eh siyempre NAIA yan or airport yan mga kabayan. Hindi naman ho yan terminal po ng mga bus mga kabayan, airport ho yan sa mga airplane ho yan. So dapat sibakin na po ang dapat sibakin diyan mga kabayan para palitan pa rin. Kasi kung sila pa rin yung mga naumuno dyan sa airport mga kabayan sa NAIA, well probably most likely maulit na naman po yung nangyari po na ano na shutdown at saka yung nangyari po na burnout mga kabayan. So of course yan po at yung mga nakaalap po ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po mga kabayan sa mga viewers natin na hindi po nag-skip ng advertisement. Thank you so much po sa lahat. And so before po natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for this new day and the blessings it holds. As I begin my journey, I humbly ask for your guidance and presence. Grant me strength and clarity of mind as I face the challenges ahead. Fill my heart with love and compassion, that I may be a source of kindness and understanding to those I encounter. I surrender my worries and fears to you, trusting that you will provide and comfort and reassurance. Be with me throughout this day, and may your light shine upon my path. In your divine grace, I find peace and tranquility. Thank you for the opportunity to start anew each morning. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang